Ya, kitanya. Yan. Oh, so yan nga, ang nagluto, ang nagkumpleto ng luto itong oven. Yan. Yan. Itong ating paella ay seafood. So, meron sa counting bird, kung may konti siyang may kaunti siyang gulay. Yan. Ito, magluluto ulit tayo ng second ng pangalawa natin. Hindi ko na po nakita sa inyo yung pagluluto dahil hindi na yung taon. Yan. Ito na. Christmas, mga katropa. Magluluto tayo ng menu. Anong menu? Ng paella. O paella Espanyola. Yun yung ating handa ngayong Pasko. Ayan. So, ngayon, mga ingredients natin, siyempre, di papakita ko sa inyo ating isa-isahin para naman maunawaan o makita ninyo kung paano. So, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay natin? Kamusta ang mga katropa? Kamusta ang mahal natin sa buhay? Sana'y ang Pasko ay masaya at mahalan yun lang naman. Ay siya mga katropa, ito'y hindi ko masasabing simpleng menu pero gawin natin sa medyo simple lamang para kasi medyo may bagay yung presyo ng mga ingredients na ito. Pero, kung ika nga, minsan lang naman eh, occasional ika nga. Katulad ngayon na Pasko, so, gastos ka ng kapiraso. Yun lang naman. Ay siya mga katropa, tara, umpisahan natin. Kamatis. Siyempre, yan. Ang ginahit na kamatis. And ito isasama natin sa pag-gigisa. Meron tayong ito ay bali dalawang kamatis ito. Yan dalawang pirasong kamatis. Meron tayong bawang. Meron tayong sibuyas na isang buo. Yan ito, ganito kalaki. Mas maganda itong ganitong kulay. O yung tinatawag na pulang sibuyas, mas maganda para mas malasa. Meron tayong siling pula at siling berde. Ito yung sadyang panlahok natin sa mga halimbawa isa sinigang yan. Yan yun. So tigis ang buo yan. Tapos siyempre meron tayo itong green peas. O yan, nakita nyo yan. Tapos ito. Ito naman yung aking menu naman. Ay, yung ibig sabihin itong aking version ay ang gagawin natin pampakulay din ay itong luyan dilaw. O turmeric. Yan. Ito yan. Kumo dito siyempre. Nandito tayo sa ibang bansa o sa Barcelona. Kaya agwanta tayo dito sa pulbos. Yan. Tapos meron tayo siyempre yung itong tawag dito. Itong paminta. Tapos meron tayong asin. Ayan. Ayan naman depende na sa inyong gusto. Yung paminta, asin, ayan. Depende na sa gusto natin. Tapos meron tayong olive oil. Siyempre. Olive oil ang gagamitin natin. Ayan. Olive oil. Para mas masarap. Tapos siyempre mas maganda sa katawan. Tapos siyempre meron tayong bigas. Isang kilo ito, so ibig sabihin tig kalahating kilo yan. So, yung gagawin natin, itong lulutuin natin, isa lang yung gagamitin natin. Kasi kung gagawin, gagastahin natin yung isang kilo, so masyadong marami yon. Tapos ito, meron tayong shells dito. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo yung mga shells na, pwedeng mga, may tawag sa atin, tahong. Yan. Tapos itong ganito. Yan. O kung ano pang yung pwede nating shells na gamitin o isangkap. Yan. Tapos meron siyempre tayo ito. Yan yung importante. Yan. Yung hipon o ano bang tawag nito? Shrimp. Yan. Yan. Meron tayo yan. Ito ay halo mahigit kalahating kilo. Yan. Mahigit kalahating kilo yan. O mas minus 3 pound. Yan.
So, yan yung ating ingredients. Siyempre, tapos ito yung ating lituan. So, nagpapasarap din sa paella ay ang gagamitin nating pangsabaw o kaldo. So, dapat meron tayong mga pinakuluan na mga ulo ng hipon o mga shells na yan, o kaya yung mga isda, yung mga ulo ng isda, yun mas masarap yun. Yan, ito yan, kita niyo yan, may pinapakuluan na tayo. Pinapakuluan tayo ng ulo ng hipon. Yan. Tapos ito, pag napakuluan ito, gagawin pa natin dito sa ulo ng hipon ito, i-blender natin o gagrind pa natin to para makuha pa natin yung talagang lasa niya. Para talagang masarap. Tapos sasalain natin. Yan. Sasalain natin, tatanggalin natin yung mga bagay-bagay na yung mga cells na yan. Yan. So, tara, umpisahan natin. So, pero siyempre, ang isa rin na magpapasarap dito is itong kamatis. May parte tayong kamatis na 3 piraso. Ito ka lang ini tatatlo na kabiyak o nahati na natin. So, gagawin natin is ito, ang tawag ba ito sa English? O yaya-dya rin natin. O parang gagawin natin tomato sauce pero presko. Yan. So, gagawin natin dito ay ganito. Yan. Kasi kaya kailangan natin lagyan ito para yung pinakang sabaw o yung magiging parang sauce niya, yun yung magpapasarap dito. Yung magpapasarap. Tapos mas magiging malinamnam yung ating paella. Yun ito lang. So, tanggalin lang natin. Tatanggalin natin yung balat. Yan. So, ito nga yung pala maalala ko mga katropa. Minsan kasi, pinangako ko sa inyo na tayo ay magluluto ng paella na ito. So, minsan, oo. Yung doon niya tayo yung sa vlog natin o video natin na Plaza Catalunya. Yun. Tung doon yun. Ngayon, siyempre, pinangako ni katropa. Kaya ngayon, magluluto tayo para naman ay meron kayong additional na menu o sa bagong taon pwede ito kung medyo late na ngayon natin ay kuan. Kaya yan, so tara, umpisahan natin. So yan, nakita nyo yung mga ingredients, sana na sundan ninyo. So ito naman, ito gagayatin naman natin yan, siyempre hindi natin sasama ng ganyan. So, gagayatin natin ng pino. So, hindi ko na papakita sa inyo kung paano gayatin. Yan. Yan. Ito naman, mga katropa, yan, nasa kalahating kilo lang din ito. Yan. Ito, mahigit kalahating kilo. Depende yun. Lagi naman yan, depende sa gusto natin. So, ito yung... Yan lang yung pinakang main natin na ingredients. Yan mga yan. Ay siya, mga katropa, sige. Luto tayo. Yan mga katropa, kumukulo na siya. So ngayon, tanggalin natin ito. Yan. Ibabaw na yan. Para hindi siya... Kasi nandiyan yung kanyang komba. Yung kanyang... tawag ito. Grasa o yung non-healthy fat. Yan. Diyan yun. Kaya ano, mas maganda tatanggalin natin para mas masarap. Tatanggalin natin yun. Kita nyo, kuluan. So pagkatapos nito, mga kon lang naman, mga 15 minutes na kumukulo, okay na yun. Tapos saka natin i-blender o dudurugin para masarap.
Ang pala, pagkatapos nito, ano, maluto na natin pa, i-uurno na natin o i-oven. Yun yung magpapainin sa kanya. Para yung ibabaw ay masarap. May makakaga tayo medyo crunch ng kapiraso. Nice siya. Sige, simulan na natin ang ating pagluto. Ngayon, i-blender na natin itong mga ulo na yan. Ayan, kita nyo. Dito na natin kasi nagkaka-moist ang ating camera. Ayan. So, ngayon, titirahin natin para... ganun lang kabilis. Ayan, oh. Ayan. Tapos ngayon sasalain na naman natin para matanggal natin yung mga natitirang mga bagay-bagay nyo o cells nyo. Ayan. 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 Papainitin natin itong ating kawali. Itong ating paediera. Ayan. Dito itawag yung paediera. Ito po yung non-stick yan. Non-stick para mas madali at saka hindi magtutong ng sobra. O hindi magdikit-dikit. O hindi dumikit ang ating lulutuin. Ayan. So, painitin lang natin. So, ngayon mga katropa yan, sasalain natin ang ating ibilin. So, ayan. Masyadong maliit ang ating pangsala. Kaya, pero okay lang. Tanggal natin ito. So, tapos ito, mga katropa, ayan. Hindi natin sasama yan. Dahil yan yung pagkinain maayap at saka hindi naman dapat talaga kasama yan. Ayan. Parang kinuha lang natin ba yung katas niya. Ayan. Kinuha natin yung katas. Ayan, lagyan natin ng konting tawag dito mantika o olive oil. Okay. Patam-tama naman yung ganyan katropa ang mantika. Okay lang kahit medyo makarami kasi olive oil naman siya. Gagawin natin katropa kung marami yung ating mga ingredients dadalawahin natin, dalawang luto natin. So ngayon papakita ko sa inyo itong unang lulutuin natin para kasi kung isang luto lang yan lahat napakarami. So kumunan nga nandito ang ating ibang mga kapamilya kaya dadalawahin natin ang luto. Yan. So, binatiin natin ito, ating bawang. Mahin natin yung bawang. Papulapulahin natin ng kaukaunti. Tumunog na yung ating iniihaw o inuubing isda. Inuubing kasi tayo na isda. Kasi kung iihaw natin kasi mga katropa dito, nakakausok. Kaya uubin na yun. Uubin na natin. Ito, ang gagamitin natin ng yung pinakasabaw niya, 1:2. 1:2 na ibig sabihin, kung bawa isang kilong bigas, ay di dalawang litrong tubig o depende sa inyong gusto. Yun naman ilagi naman mga katropa, depende sa ating gusto. Kung gusto natin ay medyo maraming masabaw, so dagdag natin ang sabaw.
Pero naman, naman tayo masailan na ganun. Depende kasi. Okay, kaya nga sinasabi ni Katupan na depende kasi. Hindi ko nasabi na itong aking luto ay puro sakto at yun ang masarap. Hindi. Kaya yun, depende. Depende sa ating kamay. Paano natin lulutuin at paano natin papasarapin. Kita nyo yan, yung brown-brown na. Ang ating yung bawang. Bahagya. Ang pagluto nito ay mabilis. Mabilis lang. Para hindi siya masyadong luto. May natin lalagyan ng pampalasa yung tabi ito paminta, asin saka yung luyan dilaw. Kaya mga katropa, normalmente kasi dito hindi luyan dilaw ang ginagamit, kaya dyan merong silang panggabay kasi ay ula kaya yun, yun ang ginagamit natin. Eh, hindi naman tayo, wala naman tayong ganun. At saka isa pa, mas masarap, mas maganda yung turmeric. Mas maganda sa katawan. Tapos, ito, lagay natin ito. Ito, yun. Kamatis para hindi siya magbigay nyo ng tamang lasa. Balik pa rin natin ito. Magmumukbang tayo dito ng katropa, pero siyempre papakita na lang natin itong ating dino. So, kita nyo yan, medyo nagka-brown na rin siya. Yan, nag-iba na yung kulay ng ating chicken o shrimp. Yan, nag-iba na. Mas kulay-kulay na siya. Okay na ito. Tapos, lagay natin itong ating yan, ito. Hatiin din natin. Kaya hindi ito ang karamihan yung gulay kasi siyempre, mas gusto natin yung malasahan talaga yung katulad ng tipon o ng shrimp na yan. Ipapahuli natin yung ating shell kasi mabilis yung mabilis maluto. Tapos, pag matagalan, giliit yung pinakang karne niya o yung laman. Parang kukuan lang natin ito, babahagi ang gisa. Kasi kung mga i-oobid pa natin, doon na natin po kompleto yung luto. Ngayon, so ngayon, lagyan na natin ang counting ito. Lagyan natin. Isang kuwan lang. Isang kutsarita ng kape. Ito na yun. Tapos ito, hatiin din natin kasi kung mga may bata, hindi makain kasi naman. Tapos yung ating asin, yan. Siyempre, depende na sa gusto natin sa alat. Ngayon, lalagay na natin itong ating bigas. Itong ating bigas. Kasama natin sa pag-isa. Sinundong. Ngayon, sabi ni
misis ng booming daw o hindi ko alam kung sinang booming na. Tapos mamaya maya natin lalagyan ng ating ito ng ating dinurog na kamatis maya maya, kasi pag nilagay natin yung aga eh magiging acid, hindi na ma-acid ang kamikapit ng mga aga. Nararamdaman ko na mga katropang lasa, kamay pa lang. Ito na, hihiliin lang natin. Wala nang kat-kat ito. Itunoy na ito. Ating kaldo pala, limutan natin, napatay kasi natin kanina. Kailangan kasi mga katropa, ilalagay natin kaldo, hinaanap ko na konti. Ilalagay natin yung kaldo ay may kumukulo para yung kanin ay hindi mababad. Ibig sabihin ay hindi siya maging parang labsak o yung tawag ba ito sa Tagalog. Yan, kita nyo yung katoto. Medyo brown na rin. Kahit yung bigas niya, medyo naging brown na rin. Kaya yan, katoto, sinama sa pag-gisa yung bigas. Kasi yung technique dyan, para pag naluto siya, hindi siya talaga yung bigas niya is nadudurog. Yan, yan. Okay, tapos na yun. Lagay natin ito. Lagay ito. Kalahati din. Ating green peas, green beets ba yan? Green peas, yan. So, hatiin din natin. Para may maganda kulay. Mamaya natin kukumpitohin yung timpla ng halimbawa ng asin. Habang nantay natin yung ating kaldo, lagay na rin natin ito. Ating siya. Kung tayo naman ay naghugas ng kamay, saka ito yung nahugasin na rin natin. Yan eh. Binabad na natin yan sa asin. Binabad na yan sa asin para pumuti at saka matanggal yung buhang-buhangin niya. Ito, pwede na ito siguro. Kasi kumulo na naman yung kanina. Ito. Gamitin natin ito. So, nilagay natin isang takal nitong bigas. So, gawin natin, lagyan natin ng dalawang takal nitong bigas. Nitong ating kaldo. Para masakto yung lasa. Tapos, siyempre, ano lang tayo mag-add mamaya, yung kulang man. Pero yan na yung tamang takal nyo, yung nalitan.
Kasi yan, depende rin naman sa apoy. Kung bigla yung apoy mo, so mabilis yung maiga yung sabaw. Tapos ilalagay na natin ang bahagya. Kaya ipalubugin lang natin yung mga ibang sahog niya. Tapos antay lang tayo ng mga 15 minutes. 15 to 20 minutes. Ayan, maximum ng 20 minutes. Ayan. Tapos yung apoy natin eh, nasa katamtaman o mataas-taas ng konti. Kasi kung yan ay napaka-mahina yung apoy niya, yun na, yung kanin niya ay magiging papasaw o parang malalabsak siya. Hindi ko tamang alam kung anong tamang salita sa ganun eh. Siya. Antayin na lang natin. Papakuluin lang natin ito. Yung isang kulo na matagal-tagal. Tapos papainin na natin o kukumplituhin na natin ang luto sa oven. Ayan. Ayan. Doon natin yan kukumplituhin sa oven. Okay. Yan mga tropa, so kumulo na ng matagal yan, 5 minutes na nakakulo. Ngayon papasok na natin sa oven. Doon natin lalagay sa oven ngayon para doon na siya matatapos ang kanyang pagluluto. Yan. Isang niluluto pa rin yung isda. Tapos ito yung meron tayong ribs. Ayan. So wait na lang tayo ng mga 15 minutes. Ayan, mga katropa, tapos na yung ating 15, kasi 18 minutes. Tapos nag-add tayo ng konting sabaw o yung kaldo, nag-add tayo ng isa pang takal, kaya yan, kasi yan nga, sabi ko nga, depende sa gusto natin. Gusto natin medyo masabaw ng konti. Yan, yan, kita nyo, yan. O, so yan nga, ang nagkompleto ng luto itong oven. Yan, yan. Itong ating paella ay seafood. So, meron sa konting kung may konti siyang may konti siyang gulay. Yan. Alam ko yung mga iba dyan na hindi masyadong gusto yung gulay. So, pero konti lang naman yun. Tago yung bell pepper lang naman yun. Yan. Ay siya, mga katropa. Thank you very much. At Merry Christmas po ulit. And Happy New Year. And ito, nagluluto ulit tayo ng second ng pangalawa natin. And hindi ko na pinakita sa inyo yung pagluluto dahil hindi naman yung taon. Ayan. Ito na. Tapos nagluluto din tayo ng morpon. And butibo. Ay siya. Ayan, papakita ko naman sa inyo kung paano itong kainin o kung gaano kasarap. Tatanungin natin ang mga katropa natin kung anong lasa. Isa, bye-bye. Mabuhay po tayo. Salamat. Happy lang tayo. Happy. Ayun, mga katropa. Isa, maraming salamat sa iyong pagsama. At at least meron kayong menu. Pang-occasional. Isa, mga katropa.
Thank you very much and Merry Christmas and Happy New Year. Happy lang tayo na buhay. Itong mga katropa, itong pangalawa natin, Dutuna. Kung ko lang pala, siyempre hindi naman lahat tayo ay mayroong oven na lutuan. So pwede rin naman din sa sakuan, sakalan, o yung normal na natin pagluluto sa burner. Yun nga lang, alalaya natin sa apoy kasi posible siyang masunog kung malakas, o titimpla-timplahin natin din yung apoy. Tapos kung sa apoy guna, kung sakala natin lulutuin ng kumpleto, so kailangan natin meron tayong pantaklob o may tapa. Ayan. Para maluto siya ng maayos, pati kasi kung mga hindi katulad sa oven na talagang lulutuin niya lahat, ibig sabihin yung init niya is buo, hindi katulad nitong ganito na kung wala siyang taklob, so posibleng luto yung ilalim, parang batilaw siya. Ay siya, mga katropa, yun lang naman at salamat sa inyo. Ayan mga katropa, yun ang ating handa. Ayan ang ating handa ngayon. Hindi naman matawag ng mukbang kasi tamang kain lang naman. Ayan, meron tayong kalamay. Ayan, kalamay Espanya o kalamay Barcelona. Meron tayong leche pan, yung mga ni Max Collection. Meron tayong fruit salad o buko salad. Ayan, buko salad. Ayan. Tapos meron din tayong nobe na isda. Tapos ito, meron tayong morkon o imbutido. Tapos yan, wala na, yan lang naman. At saka siyempre, hindi mahula yan. Binura mo na. Ayan. Yan ang ating brand. Ay sa mga katropa, thank you so much. At yun lang naman. Muli, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Happy lang tayo.